Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gusto may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin dahil part pa rin ito ng paghahanda natin para sa paparating na 2024. I-share ko sa inyo ang feng shui tips para sa bawat lugar na iyong buhay para alam mo kung saang direksyon dapat may enhancer ka, anong direksyon ka dapat mag-enhance, mag-improve, at anong direksyon ang dapat mong iwasan. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na gagawin natin dito sa channel na ito. Kayamanan at kaunlaran. Sa 2024, ang sektor ng kayamanan ay tumutugma sa timog silangang bahagi ng iyong bahay na nauugnay sa elementong wood or kahoy. Pahusayin ang iyong kaunlaran sa pamamagitan ng pagdaragdag ng higit pang mga elemento ng wood sa lugar na ito tulad ng mga halaman, mga anything that is green. Ang mga elemento ng tubig tulad ng isang maliit na water fountain o di kaya aquarium ay maaaring ding maging kapaki-pakinabang dahil sa tubig ay nagpapalusog sa wood or kahoy sa limang elemento ng cycle. Kalusugan at pamilya. Ang lugar sa silangan ay nauugnay sa kalusugan at pamilya para sa 2024. Nakaling din sa elementong wood, maaari kang maglagay ng isang malusog na berdeng halaman o isang larawan ng luntiang halaman dito upang mapahusay ang lugar na ito. Iwasan ang mga elementong metal dahil maaari nilang maputol ang kahoy at sa makatuwid ay makapinsala sa sektor na ito. Pagdating naman sa karera, ang north area na ang tumutugma sa water element ay kumakatawan sa career sector sa 2024. Ang paglalagay ng maliit na water feature o mga item na asul o itim na mga kulay ay maaaring magpalakas ng iyong kapalaran sa karera. Iwasang gumamit ng mga elemento ng earth tulad ng clay, ceramics o earthy na kulay tulad ng brown dahil ang earth ay maaaring sumipsip ng tubig na magpapahina sa enerhiya sa sektor na ito. Knowledge and wisdom. Ang northeast area na pinamamahalaan ng earth element ay kumakatawan sa knowledge and wisdom para sa 2024. Para mapahusay ang lugar na ito, maaari kang maglagay ng mga kristal, bato, o gumamit ng mga earth tone na kulay sa iyong palamuti. Maging maingat sa paggamit ng mga elemento ng wood tulad ng mga halaman at berdeng kulay dahil ang wood ay maaaring maubos o makaubos ng earth element. Pag-ibig at relasyon. Ang sektor ng southwest na nauugnay sa earth ay nagpapahiwatig ng pag-ibig at relasyon sa 2024. Mapapahusay o mai-enhance mo ang lugar na ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga pair, pares ng mga bagay, makalupang kulay o earth tone color o mga kristal. Muli, iwasan ang mga elemento ng wood sa lugar na ito. Fame at reputation. Ang sektor ng timog na nauugnay sa apoy o fire ay nauugnay or nakalink sa fame and reputation sa 2024. Para palakasin ang lugar na ito, maaari kang gumamit ng mga kandila, ilaw, pulang kulay na kumakatawan sa fire element. Mag-ingat sa mga elemento ng tubig dahil ang tubig ay maaari pumatay sa apoy.
mga bata at pagiging malikhain. Ang lugar sa kanluran ay nauugnay para sa mga bata at sa pagiging malikhain sa 2024. Tumutugma sa elementong metal. Upang mapahusay ang lugar na ito, gumamit ng mga metal na bagay, pilog na hugis o puting kulay. Iwasan ang mga elemento ng apoy tulad ng mga kandila at mga ilaw at pulang kulay dahil ang apoy ay maaaring tumunaw ng metal. Makakatulong na tao at para sa paglalakbay. Ang sektor ng Northwest na pinamamahalaan ng metal ay nangangahulugan ng helpful people and travel para sa 2024. Maaari kang maglagay ng mga item na nauugnay sa paglalakbay o mga metal na bagay upang mapalakas ang lugar na ito. Iwasan ang mga elemento ng fire upang mapanatili ang balanse sa lugar na ito o sa sektor na ito. Tandaan, ang susi sa matagumpay na feng shui ay ang pagpapanatili ng balanse at pagkakaisa sa limang elemento sa kanilang kaukulang sektor. Ang pagsasaayos ng iyong espasyo, maaring ito'y tahanan, opisina o negosyo, na ayon sa mga 2024 feng shui tips na ito para sa bawat lugar ng buhay ay makakatulong na maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali sa feng shui at mag-imbita ng positibo at kaunlaran sa iyong buhay. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay gabay lamang po. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang kaalaman at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin hindi lamang ng swerte, kundi ng blessings. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, patuloy na pagtitiwala at patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ka pang YouTube channel, Franz Byron PH. Bisitahin nyo yan, mag-subscribe din po kayo. And you can also follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat lang!